Topic natin ngayon is all about intraday trading with gold, no? So actually, sisimulan ko lang po ha. There is no single way to trade gold, no? Properly. Marami pong paraan para makapag-trade po kayo profitably with gold. Okay? There are a lot of ways, there are a lot of techniques, there's a lot of styles, a lot of strategies that will be able to do that well. So this is only one of them. Okay. So kung meron tayo ditong mga ano na, mga intraday traders, no, especially trading gold, yung ating mga sungkit gang, no. Kung mapapansin nyo, if you guys are in Pafty, you would notice na hindi pare-pareho yung strategies, no, nung mga nagte-trade, no. Yung iba, syempre may konting similarity, no, though they have their own tweaks and something, no, para mas comfortable sa kanila yung style na yun, and that's normal, no. So okay yun, no. So itong specific na strategy nito, ang gagamitin po natin ay yung indicator from Tradepedia. It's called the Abramis Gold Indicator, and specifically, it's meant for gold, and it's meant for you to trade the M10 charts. Okay, so, pang intraday siya, short term siya, M10, hindi M15, hindi M5, M10. No, yun yung specific. But, in all honesty, it's an indicator that focuses on cycles, no? Together with some trend following strategies, no, konting momentum na para pang filter lang. So magagamit mo naman siya, no, in all honesty, with different time frames, also with different assets magagamit mo siya, no. So if you actually like how it gives you entries, then you can actually use it for separate instruments. So pero yung kumbaga, it was really designed for gold na M10, no. You can play around with it later on. Okay, so yan po yung ano natin, yan yung ating screen for now. Can I make it bigger? Yeah, okay, there you go. Alright, so yan po yung ano natin, oh. Yan yung ating indicator. Ang tawag dito ay Abramis Gold Indicator. No? So at least ipakita ko muna sa inyo before we discuss, you know, the nitty-gritty of gold. So napakasimpleng indicator niya lang. Ang ginagawa niya lang actually, it's based on, again, cycles, no, as well as a trend following system with some momentum oscillators. Okay. Tapos, nag-generate na siya agad ng mga levels at saka entry sa pag-trade natin. So, I'll try to back it up a little bit para makita natin. Okay. May sarili kasing tester na to na built-in. Eh. So, for the instructors. So, makita niyo yung blue line na to. Yan yung parang current price. No? So, we're back testing as of the moment. Para at least makita niyo kung paano siya lumalabas. And, itong beside the blue line, itong area na to, hindi pa yan nangyayari, no? So hanggang dito pala yung market. Okay, so currently I'm looking at the H1 chart, no? It's meant for the M10 charts, pero for now H1 muna, no? Just for example sake. Ayan. So yeah, it's moving forward. So ayan, candle, and then after that, yan. So it gives you some sort of a signal like that. It has a huge green arrow na sinasabi sa iyo, yan yung buy signal. So, kumbaga, it's kind of hard to miss. So, para sa mga malabong mata kagaya ko, medyo madali siya makita. Okay, so, yung, kung makikita nyo, I'll try to zoom it in, no? And kung makikita nyo po dyan, meron siyang arrow specifically dito sa candlestick na yan. So, the signal was actually generated after the candlestick was finished. So, pagdating na dito sa candle na to, habang gumagalaw na siya, tapos na to, nagkaroon na siya ng green na arrow. Okay? Tapos may makikita kayong levels diyan, no? You have your stop loss level, entry level, take profit 1, 2 and 3. Okay? So, yung entry level na 'yan, 'yan yung mismong price kung saan tayo pwede pumasok, no? It's a suggested level. Okay? So, kung gusto mo medyo no-brainer, ayan, nakasulat na yung presyo. You can put a pending order there na automatic papasok ka na. Nandito ni stop loss sa ilalim, and then you have your take profit doon sa mga TP1, TP2, TP3. No? So, mamaya na natin gagawa ng mga discard yan. No? I'm just trying to show you what it looks like. Okay? Tapos, syempre, no, as the market moves on, moves forward, pwedeng bumaba yung market, tamaan yung stop loss, no? Pwedeng umakyat, umabot sa take profit natin. Pwede rin in the middle of everything, biglang mawala yung signal. Okay? Bakit? Kasi ibig sabihin, no, lahat ng mga conditions for it to have a buy or a sell signal, wala na. No? Hindi na niya namimit yung conditions na yun. So we can have a certain strategy for that. Kumbaga parang anong gagawin mo pag yun,
pwede mong isara na kagad yung trade, pwede mong hayaan, no? Tapos lagyan mo lang ng some safety precautions. Okay, so pwede natin paglaruan yun mamaya. Okay? Alright, so as the market moves, no, umakyat, tinamaan yung ating entry price, and from there, umakyat siya, no? And sa ngayon, andito yung ating current price. No? It's currently here. So, yun po yung ating indicator, no, sa ngayon. So, this is one of the main factors that it's based on, no? So, meron tayo dito tinatawag na Kopok indicator, no? Yung Kopok indicator, you can actually download it. I don't think meron yang default sa MT4 or MT5, okay? It was made a long time ago, no? So parang ito si Edwin Kopok, no, siya yung gumawa niyan, no? Parang nagpatulong sa kanya yung church board niya in Texas para kung kailan best time to invest or no, no? So kumbaga a couple of research and analysis into it, no? Ito yung specific na ginagawa niya, no? Meron siyang 11 month and 14 month rate of change, no? So ROC yan, ROC. And summed with a 10 month weighting moving average, no, of the sum, and then the formula was originally designed to identify significant bottoms. Anyway, yun eh. If you want to research more on the Kopok indicator, you can, but I don't want to discuss it here since built in na siya, hindi natin siya kailangan. Okay. Pero mainly yan yung isa sa mga pinakamabibigat na ginagamit tong indicator natin yan. Okay, so and with this one, no, ito yung ating excuse me. Ito yung ating Avramis Gold indicator, no? Ito yung parameters yung ginagamit niya. I don't want to go too deep on this as well kasi medyo mabigat na siya, no? Yung may kasama kasing principles yan of ano eh, principles of cycles eh, no? So you have your summation, synchronicity, harmonicity, hindi ko na i-discuss din yun, no? Hindi naman natin kailangan, okay? So yan yung mga parameters na ginamit for the indicator, tapos naghahanap yan ng tops and bottoms, no? Ang tawag kasi doon yung troughs at saka crests, okay? May settings din yan kung paano niya na nakukuha yon. Yan yung sinasabi ko, may konting mix yan of momentum indicators, papasok dyan yung mga overbought, oversold levels, okay? And yan. Other stuff, okay? So ayoko na siyang laliman. I think it's better if we check out how to use the indicator na lang, no, para mas simple natin. So, okay. So, looking at our indicator right now, again, it is optimized for M10 and the H1 charts. Okay. So, tignan muna natin yung ano, yung M10 charts, no, kasi kanina pinakita ko na yung ano natin eh, H1 charts, no. Para dun sa mga kararating lang na hindi na naabutan yung start natin, okay? Ito po yung itsura ng ating gold indicator. Actually, sobrang simple niya lang gamitin. You will see that we have a window here below. Medyo lalakayan ko para makita muna natin. Okay. Ay, hindi ko pala siya na-extend. Wala, naka-fix siya. So, you'll be able to see here, no, yung ating mga signals. So, kanwari ito, gold. And then you have your time frame over here. Meron kang M10, H1. Alam ko medyo maliit, ha? So, zoom in nyo na lang siguro. And then you have your entry here kung meron. Kasi ina-analyze ito. Ito yung parang light version muna. Sa gold lang siya nakadikit. Okay? So, i-load mo lang siya sa gold charts mo. It will already show you this. Tapos, pwede mo piliin kung gusto mo dagdagan pa ng mga time frames. Andito yan. No? So, ngayon nakaselect is M10, H1. Pwede mo dagdagan. H4, D1, weekly. Kung may signal siya, nakasulat na rin dyan. Okay? So, sa ngayon, M10 walang binibigay na signal. Pero sa H1, meron. Diba? So, mamaya na yan. Okay? I-backtrack ko lang ng konti kasi meron na yung built-in na na tester for this version. Okay. So yeah. Makikita nyo po dito na ito yung ating current price, no. I'm looking at the M10 charts, tapos ito yung ating current price dito sa may blue line. Tapos itong nasa right side, hindi pa nangyayari yan. No, we're backtesting. Okay? So forward natin. So walang signal, move forward. All right, there you go. At exactly this candlestick, nagkaroon tayo ng signal dyan sa ating indicator. I'll try to zoom it in para makita natin. Yon. Okay. So, makikita nyo po dyan, you have a huge green arrow. Okay? So, it's super friendly. You have a nice green arrow. It tells you to buy. Okay? Tapos may mga makikita kayo levels dito. No? You have your entry level, you have your stop loss, take profit 1, 2, and 3. Okay? So, para po gamitin to, take note ha. Ito hindi ko to na-discuss nung una. So please take note. Para to gamitin, meron na kagad dyan nakasulat na entry level. So you can place a pending order there if you like.
So normally, ano yan? Yung mismong price level na yan, kung ano yung candlestick na naka-generate nung signal, okay? Kasi ito yung candlestick na tapos na eh, tapos nagkaroon ka ng buy signal dito. Yung susunod na candlestick ko, andyan yung current price, gumagalaw pa siya. So itong candlestick na to, yung pinakatok-tok niyan, no, and a couple of pips above it, yan yung mismong entry price. So normally, naglalagay ka ng buy stop if it's a buy signal dyan. Okay? Buy stop dito sa taas, stop loss dito sa baba. And then you have your take profit 1, 2, and 3. So, there are different ways on how to approach yung ganyang klaseng signal. Okay? Kasi hindi naman siya EA na parang automatic magte-trade siya para sa'yo. No, it's just an indicator that can tell you, uy, meron tayong bullish movement ngayon. Do you wanna take it? Do you not want to take it? Ikaw maglagay sarili mong lot size. Ikaw maglagay na sarili mong rules on how you enter and exit it. Okay? So, one of my suggestions para dun sa take profit, okay, is you can target take profit 2 or take profit 1. Kasi yung take profit 3, minsan malayo na yan eh. Okay? So, ang suggestion ko, ay take profit 2 lang. Okay na yan. Or take profit 1. Yung ating take profit 1, at saka yung stop loss, 1 is to 1 risk-reward ratio yan. So, let's say, from your entry price to your stop loss, normally yung recent low lang naman yung kinukuha dyan. Eh. Recent low or yung kung saan nakuha yung trough no nung Kopok indicator. So tingnan natin ano, tingnan natin yung signals that were generated. Let's try to backtrack ano ba ngayon? July 21, backtrack tayo ha. Layuan natin. Yan, July 12, tama ba? 11. Yan para 1 week. Okay. So July 11, ayan. So July 11, ito po yung signal niya nung time na yan. Yun. So, this is the ano, M10 charts. Ha? Let's try to check out maybe first 10 trades para makita natin. No? So, may sell signal tayo. Okay, tingnan natin. Ha? Gagawin natin. Entry price is here. Sell stop. Stop loss sa taas. Take profit 1 is here. Okay? So, tingnan natin. Okay, tuloy-tuloy. Tingnan natin kung mawala yung signal. Yun, nawala yung signal. Okay? So, ito yung sinasabi ko. By this time, may signal ka pa, no? Tapos, medyo pasara na kasi yung araw niyan. Eh. Kung makita nyo, ito yung period separators. Madaling araw yan, siguro malas 4 na umaga yan. So, wala nang galaw masyado yung market. Okay? So, you can opt to stick with your trade. That's fine. Or you can opt to close it already or ilagay mo sa break-even yung trade mo. Okay lang din. No? Walang problema yan. Okay? So far, tumuloy naman siya bumaba pa, no? Hits your first take profit, biglang pumitik din ulit sa taas after. Okay, so probably we would have gotten a pretty okay trade there. So kung 1:1 na yung target mo, okay yan. Ayan, we have another trade here. Tingnan natin. Hindi na trigger kung mapapansin nyo. Ay, wait lang. Na-trigger pala. Ayun, so na-trigger yan. Entry price is here, pasok. And then after a while, lumipad yung market. Almost hits your stop loss. Okay, tapos nag-change siya. So, assume na lang natin na tinamaan yung stop loss natin dyan. Okay? You have a buy trade here. Tapos nawala na siya mga dito banda. Okay? So if you stuck with it, wala. Tumama malamang yan sa stop loss natin. No? Ay, actually, hindi naman kasi nag-change na yung signal. Yan. So dito, may sell signal ka. The market goes down a little bit. Gives you a buy signal. No? And then, wala, tuloy-tuloy market na gano'n na. Nag-change day na. Okay? By the way, wala pang ano to ha. Wala pa tayong considerations for risk on or risk off ng market ha. So, kumbaga, we're just solely taking the signals as is ha. So, kaya naman natin diniscuss yung first part nung fundamentals ng gold for long term and short term. Para dun yun ha. So, sabihin natin, risk yung market ngayon is, let's say, risk off. Okay? Then dapat ang trade mo lang, hanap ka lang ng short position sa gold. Pag risk on yung market, long positions lang kukunin natin. Ah. Hindi pwedeng both ways. Okay. So anyway, going back. Magulo yan kapag pareho yung kinukuha mo. Okay. Anyway, moving forward. No? So ito, wala pa namang signals. Ayun, we have a nice signal over here. Entry price, pero diretso siya ulit ng stop loss. Ah, hindi naman pala. Oh. Dito pa lang, nagkaroon ka na ng buy signal. Okay. So far, umakyat naman. Let's see if it continues. And from there, wala. Maliktad siya. Next day na. Ayan, you have a nice sell signal.
Yan. Nawala yung signal, but eventually it does hit your take profit 1. Okay, baka umabot pa yan ng take profit 2. Zoom out ko ng konti. Ah. Yan. Okay, so umabot hanggang take profit 3 if you stuck with it. Okay, so okay naman. So far, so good. Let's move forward. Ayan, meron ka ding sell signal dyan. Pero wala, bumalik lang siya, nag-range. So wala tayong continuous na trade dyan. You have a sell signal, tinamaan yung stop loss. Ayan, you have a buy signal. Ayun. By the way, hindi ko pala na-mention, no? Hindi natin trigger yung ibang trades, ah. Kasi yung entry price natin dito, ah, kanwari, ito yung ito yung ating buy signal. Ito yung ating entry price, pero hindi siya tumama. Okay? So, bumaba lang siya. So, invalidated yan. Dapat pala binabantayan natin yan. Maraming mga invalidated trades kanina. Wala. Walang trade dito. Let's move forward. Yun. Okay. Dito, meron tayong sell signal. Okay. Inabot naman. Tinamaan yung ating entry price. Ayan. Almost hits our target, pero wala. Okay. And then, nag-reverse na yung market. Gives you a buy signal. Okay. So again, depende ito sa, ano nyo, ha? Sa ating bias for the week. So wala, nag-change na yung day. Ayan, bumaba na siya. Ayan. You have a buy signal over here. It gets triggered. Barely hits your take profit 1. And then from there, nag-reverse na yung market. So okay naman, that's a pretty good trade. Ayun, ito. Meron tayong magandang trade dito. Pasok na pasok lahat. Take profit 1, 2, and 3. Okay. Ayan, you have a sell signal here that was not triggered. Ayan, kung mapapansin nyo. Ayan, ito yung sell signal natin. Medyo umangat na lang yung candle 6 from there. So, tingnan natin kung if it stays. Pero feeling ko mawawala yan. May invalidate yan. Kasi, nag-change na yung araw eh. So, normally, pag inabutan ka ng London close na, wala nang nawawala yung signal kasi nagko-consolidate na yung market eh. Yan. You have a sell signal over here. Let's see if it gets triggered. It does get triggered. Hits your stop loss. Medyo masakit yan. Okay. Yan. And you have the current day-to-day. Okay. So far, I would say, hindi masyadong maganda yung ano natin. Masyadong maganda yung results natin for a week. Yeah. That's okay. Yan. Although, ang ginawa naman natin, wala tayong wala pa tayong fundamentals with that. Ah. So probably if you have your risk on and risk off, would have been nicer. No? If you take a look at it from the H1 perspective, pwede mo rin siyang gamitin sa different time frames. H1, H4, D1. Pero pang M10 yung yung initial design niya. So, try natin i-backtrack ng konti. No? Ayan. So, let's start with July 23. So, mga June 23 banda. Let's see if we get any signals. Ayan, so, sambang June 23. Ayan, so anyway, ito may signal ka na rin naman dito. So, you have here a sell signal. Let's see if it gets triggered. Ayan, gets triggered. Tapos, nawala yung signal, pero dumiretso naman siya sa take profit 1, 2, 3. Okay. Ayan, you have a buy signal. It gets triggered. Tapos, after yan, diretso stop loss. So, you have one good trade, one bad trade. Ito, may buy signal ka. Dito, gets triggered. Hits your... I think, no? Abot naman. Hits your take profit 1. Tapos, bumaba na. Nag-range na yung market. Okay? So, pretty good trade. Ito, you have a buy signal here. It gets triggered kasi halos tumama lang yung wick doon. Tumama muna siya doon sa stop loss natin bago doon sa take profit. So, you have one good trade, one break even, two bad trades. Okay? So, ito, meron tayong sell trade. It gets triggered. Diretso sa ating take profit 1. So, you have two good trades. Okay? Two bad trades, one break even. Yan. Meron tayong buy signal dito and ito na pala yung current price. Okay? So far, so good. Nandiyan yung ating stop loss. No? Tapos, if it's 100, 10 minute charts. Eh. So, if it's like, 20 pips, okay? That would be your take profit 1. Take profit 2, 40 pips. Take profit 3, 60 pips. Okay, so parang 1:1, 1:2, 1:3. Yan yung targets mo dyan. So yung targets mo, walang basis yan except for that.
Okay? So kung may mga mas magaganda kang targets, for example, may nakikita kang resistance or whatever that you think is better, you can use that. It's fine. Okay? So pwede mo siyang, pwede mo paglaruan yung indicator. You don't have to use it as rigid as, you know, as it is. Now, from there, ang tandaan po natin, ito yung usapan natin dapat ha, pag gumagamit kayo indicator na to. Pag pumalo na ng 1:1 risk-reward ratio yung trade nyo, bawal na kayo matalo. Okay? Bawal na kayo matalo dyan. Ha? So you have to put some safety nets para hindi na kayo matalo dyan. Dapat risk-free na yung trade natin. Okay? So, for example, naabot na po yung ating 1:1 risk-reward ratio, no? Yung TP1. Anong pwede mong gawin? Ang pwede mong gawin, yung stop-loss mo, i-adjust mo, lagay mo sa entry price plus your spread. Okay? So, para just in case bumaliktad yung market, okay lang. Risk-free trade ka na. Hindi ka na pwede matalo. Okay? Another option would be for you to close half of the trade. Kanwari, nag-trade ka ng 1 lot, sara mo kalahati, 0.5. Nag-trade ka ng 0.1, sara mo kalahati, 0.05. Okay? With that, kahit tumama doon sa stop-loss, break-even ka. Wala ka ng talo. Okay? So, yun ang usapan natin. 1:1 risk-reward ratio. And that would roughly give you, no, based dun sa test namin, ha, syempre, market conditions can change, we were hitting around 60%, 60 to 70% win rate, no, nung panahon na yun. So, syempre, may mga break-even doon. Ha. Okay? But so far, it was pretty, ano, pretty profitable. Okay? Yung take profit too, pwede mo i-target yan. Kanwari, umabot ka ng take profit 1, nalagay mo na yung safety nets mo, you can wait for your take profit to be hit. Okay? Now, once medyo sanay ka na gamitin yung indicator, then maybe you can check out take profit 3. Lalo kapag may mga fundamentals ka to back it up with. Okay? Okay. Coach, paano po ba malalaman kung up or down si gold pag may high impact news? Okay, that's a good question. For high impact news, normally pumipitik kasi yan eh, both ways. Okay? So we won't be able to accurately predict kung aakyat siya or bababa. Okay? But for short term, simplihan na lang natin, risk on, risk off. No? Short term, pwede mong gamitin risk asset si gold. Hindi siya nagagamit as a safe haven kasi binabangga mo siya sa dollar. Eh. Okay? So if you have news that is strong for the dollar, then you would expect gold to go down. If you have news that is weak for the dollar, expect gold to go up. No? If you have good news for the stock market, no, you can expect, no, gold to go up a little bit as well, no. Pag bad for the stock market, pwedeng bumaba din si gold. Short term, ah, not long term. Ayan, coach, paano po ba partial take profit sa MT4 MT5? Ah, simple lang. So, sabihin natin may open trade ka, no. Kanwari ito. Ayan. Sabihin natin ito, ito lang kasi naiwan na trade eh. So, meron tayo dito, sabihin natin American Airlines, okay? Ang gawin mo lang, kanwari ito, 10 lots yung tinrade ko dito for American Airlines. So, double-click mo lang siya, tapos pumunta ka sa market execution. Okay? Sa ngayon, makikita mo sa volume dyan, 10. So, pag pinindot mo itong close, automatically, isasara na niya yung 10 lots na trade mo dyan. Pwede mo ngayon bawasan lang. Sabihin mo, gusto ko kalahati lang, 5 lang. So, 50 shares lang gusto ko i-trade. Pag kinlik mo close, partial close yan. 50 shares like close. So ganun din kapag nagte-trade ka ng forex or ng gold, kung ilan lots 'yon, kanwari 1 lot yung gold mo. Gusto mo kalahati lang, edi type mo 0.5. Tapos click mo lang yung 0.5. Tapos i-click mo lang tong ano na 'yan. Ano na 'yan, sasara na 'yan. Okay? All right. Aha. Kung ayaw mong gawin yung partial close, ang pwede niyong gawin, magbukas kayo ng dalawang trade. Ito yung mangyayari dyan. No? Yung una mong, yung pareho mong trade, pareho yung kanilang entry price. So sabihin natin, ito yung entry price mo. 168509. Okay? Pareho yan yung entry price mo. Kung plano mo mag-trade ng 1 lot, hahatiin mo ngayon sa dalawang trade. Tag 0.5 sila. Okay? So dalawang 0.5, yung entry price mo dito, yung stop loss mo, pareho din silang stop loss. Yung take profit mo, magkaiba. Yung isang trade, ang take profit mo, yung TP1. Yung pangalawang trade, ang take profit mo is TP2. So, magkaiba silang target. Same entry, same stop loss, different targets. Tapos, yung unang trade mo na may take profit 1, pag tumama dyan yung market, okay na, happy tayo, apir-apir, no? Kumita ka na doon. Yung pangalawang trade mo, lalagyan mo ngayon sana ng trailing stop or manual mong gagawin, no?
na kapag umabot siya ng take profit 1, i-adjust mo yung stop loss mo to break even para wala ka ng talo. And then, mag-alay na lang kayo itlog, sana umabot doon sa take profit 2. Umabot take profit 2, edi happy tayo, apir-apir. Kapag hindi, kanwari, biglang bumagsak yung market, break even ka, okay lang. Kumita ka pa rin doon sa una mong trade. So, yan ang mga pwede nating diskarte, no? Pag ganyan. Okay? Especially if you have multiple targets, you can already set multiple trades para hindi mo na siya binabantayan talaga. Kasi syempre, pag nagpa-partial close ka, bantay mo yun. No? Kasi nagsasara ka on the spot. Eh. How much capital do we need to trade gold? My personal opinion, 500 sana. Sa totoo lang, 100 makakapag-trade ka na. Pero, manipis, no? Pwedeng high risk kasi yun eh. So, ang suggestion ko, 500. Okay? Or at least 200. Sige, pwede na. No? Kung maliit lang na may lot size, pwede na yun. Kaya na yun. Non-repaint po ba yan, coach? Nawawala siya. Yung repaint niya is nawawala. So, kanwari, umakit yung market, no? Tapos, sabihin natin na gano'n siya, nag-range lang. Tapos, yung mga parameters para magkaroon ka ng buy or sell signal, hindi na na-meet. Ang mangyari, mawawala yung trade. Okay? So, mawawala yung signal. Now, what can happen there is, kung maglalagyan mo na kagad ng, ano, ng strategy, no, or ng plano, kapag biglang na-invalidate yung trade, nawala siya, and then pasok ka na sa trade, no, kung baga, ongoing na yung trade, biglang nawala yung signal, no, you can still stick to your trade kasi meron ka pa rin naman take profit 1, meron ka pa rin take profit 2, you have your stop losses, eh, it's okay. No? Kung hindi ka confident, no, if you want to be on the safe side, pwede mo isara na lang agad. Pag nawala yung signal, sara mo na agad. Or ilagay mo na agad to break even yung trade mo para wala ka ng talo. So pwede yun. Okay? So you can choose to be aggressive, leave the trade open, or to be on the safer side, either isara mo or i-break even mo agad. Okay naman yung ano natin. Okay naman yung mga trades natin. So, yung ating advanced version, by the way, no, dun sa mga nagtatanong, best time to show it. Lahat po nung laman nitong market watch, i-analyze niya. So, if you're also into cryptos, stocks, or kahit FX, no, i-analyze niya. So, for example, ako, interested ako sa M10 at saka H1 ng lahat ng nito. No? So, i-highlight mo lang naman ako nandiyan. Pumunta ka sa properties ng indicator. Okay. Indicators list, no? Punta tayo sa properties. And then, meron ka dito makikita na works as a scanner. Kapag ginawa mong true yan, let's wait for it to load kasi ang daming nakalista dito, eh, no? Kung medyo mabagal-bagal yung laptop nyo or something, baka gusto nyo bawasan yung market watch kasi mabigat yan, ha? Okay. Alright, so it automatically generates all the signals for you. Ayan, so hintayin lang natin. Dadami pa yan. Ayan. So, for example, for gold, ayan, no, H1, meron akong signal. AUD, both merong M10 at saka H1 bear. CHF, JPY, Eurocad, meron tayo. Tapos makikita nyo, meron dito page minus at saka page plus. So, yung page plus, yan yung mga next pages natin. So, yan lahat ng signals na nage-generate niya. Okay? So, that's for the advanced version. But, you know, it's a gold indicator. So, pang gold siya. Pero pwede mo rin gamitin sa iba. If you like it. Okay? Alright, so make sure to, para dun sa mga hindi pa kasama sa Pafti, kindly open an account with Pafti para dun yung ano natin, no? Makasali din kayo sa Discord. And then, ito yung process, no? If you guys are interested in it, no? For non-Pafti traders, no? Yung mga wala pang accounts with Pafti, simply open an account with Pafti. Makikita nyo naman po sa website natin yon kung saan. Saglit, ipakita ko na. Saan yung specific link natin so that you can also join in. Ayan. So, pafti.ph, just visit that. Okay. Ayan. O, pafti.ph. Visitahin nyo lang po yan. Tapos, makikita nyo po, meron ditong join Pafti Discord. And ito po. No? So, you have here, open an account with XM under Pafti's link. Okay. Tapos, fund nyo lang yung account nyo. So, if you're interested doon sa ating indicator, $200 yung ating light version, $500 yung ating advanced version. Okay? So, pag ano nyo pala, pag open nyo ng account, you can also contact us. Ha? Contact mo ko or contact mo yung Pafti page. Better kung ako na diretso dun sa Facebook page ko na. Mas mabilis. Sabihin nyo na interesado kayo sa indicator bago kayo mag-fund. Okay? Para i-ano muna natin, abisuan muna natin yung account managers and everything. Okay?
So you can contact live chat, no, before depositing. Sabi nyo, I'm interested in this indicator. I'm going to deposit because of this. Para kumbaga alam na nila. Okay? If you really need someone to help you step by step, just message live chat ng XM. Tapos sabihin nyo, gusto ko ng call from my account manager and they will call you. Okay? Para medyo matulungan kayo. Okay? So once you've deposited, no, mapapasok na kayo dun sa Discord. Ano, mag-register lang kayo dito, no? Tapos magsisend kami ng email sa inyo para makapasok sa Discord. And then yung indicator naman po isi-send din po sa email nyo. No? So galing XM side yung magsisend ng indicator. Tapos yung pag-install, may instructions na kasama yon. Actually, ano mo lang naman. May executable file na yun eh. So double-click mo lang, automatic mag-install na siya agad. So madali na siya gamitin. Alright. So yun po siya, no? Alright, so let me just recap, no, everything that we talked about today. Okay? So, si Gold po, hindi po pareho yung galaw niya, no, yung fundamentals ng Gold. No? Hindi pareho yung fundamentals niya with long-term and yung short-term movements niya. Okay? Long-term, it's good whenever you're looking at inflationary inflation expectations. So, yung pagtaas, pagbaba ng interest rates, real yields, yan yung ano niya, long-term movement niya. If you're looking at short-term movement, okay, then you're just simply looking at risk on and risk off market. Okay? Kapag risk on yung market, expect na pwedeng umakyat si gold. Risk off ang market, expect na pwedeng bumaba si gold. Kasi major, nakabangga na siya sa dollar. No? So, yun yung ano niya, major factor, no, that basically moves it. Okay? And again, kung interesado po kayo sa indicator na to, number one na kailangan nyo gawin is to open an account with Pafti. Just visit our website, no, pafti.ph. Ando naman yun, how to open an account, no, an XM account under Pafti. Once you've opened your account already, or kung may existing account ka na with Pafti, you can already contact yung ating live chat or yung account manager. No, sabi nyo, interesado ako sa gold indicator. Okay? Kasi sabi ni Coach Jonathan na pwede namin kunin, pwede namin makuha yan. So deposit requirement is $200 for light, $500 for advanced version. Ito, may nagtanong pala, sorry. Just in case na meron kayong XM account na existing and you want to be under Pafti, just message us sa Pafti page. All you need to do is just send an email somewhere. Okay, nandun naman, we'll give the details. And malilink na kayo sa account ni Pafti. Yun lang naman. So it's very simple. Okay. So once the account is already funded, okay, don't forget to register dun sa ating Discord. Meron tayo dun nakasulat, no, para sayang naman nakasali na kayo sa Discord. Okay. And wait for an email, sisend sa inyo yan, okay, para makasali kayo. And together with that, dapat isisend na sa inyo yung indicator. So kapag hindi pa, kulitin nyo lang live chat hanggang isend sa inyo, no, or yung account manager niya.